Yon. Reading station. Diba, parang sa eskwelahan, may room, may teacher, may estudyante. Kaya, ganun din sa atin. Sa hukong class ministry, merong class at merong guro. At ito yung pinaka-training ground natin, yung oras ng class natin. Yan yung meaning yan. Then, sabi, yung sa class natin, may pagkukuhaan tayong lecture. Saan tayo kukuha yung lecture? Diba sa teacher, may lecture. May mga pinagkukuhaan silang mga libro. Tayo meron din. Sabi dito, ang lecture, kinukuha to, generalize or principal procedure. Generalize or principal procedure. Procedure. Yan. Yan yung pagkukuhaan ng lecture kung sa hukong. Then sabi, may specification yung pagkuha. May dalawa tayong tinatawag. Pwede ko nang brahe sa taas. Okay, yan yun na. May dalawa tayong pagkukuhaan ng... Ay, nagura ko si Huge. Kaya mo na. May dalawang pagkukuhaan yung proactive. Proactive. Saka yung reactive. Reactive. Yung meaning ng proactive, sabi dito, yung lecture natin, nakahanda na, kumbaga, pinagandaan na natin yung lecture, yun yung proactive. Ngayon yung reactive, ito yung problema sa LCM. Magandang i-topic natin yung reactive ng LCM. Kumbaga, i-tutugma natin doon sa pangangailangan ng estudyante. Yun yung reactive. Walaan natin itong meaning na ito, ah. Then, sabi, meron din tayong tinatawag na offensive sa defensive, ba? Dapat alam din natin yung meaning ng offensive sa defensive. Defensive. Yung offensive, malala na yung problema bago pa natin ilapit. Then, yung defensive, malala na yung problema bago pa natin ilapit. Pero yung offensive, bago pa tayo magka-problema, nilalapit na natin para wag lang mangyari yung problema. Yun yung offensive. Then, may tinatawag din tayong objective sa subjective. Sa report. Objective saka objective subjective. Ayain mo yung pillar sa ibang bansa, ano dito? Ang objective, ito yung turo ng iba na uulitin lang natin. Kumbaga, kung ano yung sinabi nung nagturo, uulitin lang natin yung sinabi niya. Para walang hagdag, walang ano, kumbaga. Halimbawa, sa mga kanis nagturo, objective by brother Francis, lahat yung turo niya. Then yung subjective, ito yung turo na napag-aralan mo na ikaw na ang nagpaliwanag. Sarili pa paliwanag mo ngayon. Kaya yun yung subjective. Kailangan alam natin to. Sa class kasi, maraming hindi nakakaalam ng mga meaning ng objective, subjective, proactive, saka yung reactive. Mahalaga to sa class kasi para pag nagtuturo rin tayo, alam natin kung ito ba yung ino-object lang natin o sinasubjective natin. Tapos, ang sumunod, sabi ko, may mga requirements. Yan, sama na natin requirements. Sa yung requirements sa hukong, ang requirements number one, ano requirements number one, Sister Yana? Notebook, number one. Notebook. Plus. Requirements of class. Requirements sa hukong class, ha? Hukong class ministry. Then, ang sunod na requirement, number two, notebook and ballpen ito. Kasi yung makapagsulat pag walang ballpen, kailangan lang may baon. Then, number two, kailangan
sa class, di ba ang teacher kapag uwian ng mga estudyante, binibigyan ng assignment para may gagawin pagdating sa bahay. So rin, sa class din ng hukom, may assignment din. Tapos number three, may reckoning. Kahit nasa bahay tayo, may sinatawag tayong reckoning. Kailangan nagre-reckon tayo kahit na wala tayo sa church, nasa sarili-sarili tayo ng bahay. Nagpapaalalahanan tayo dun sa mga dapat natin gawin. Para sa mga estudyante rin, sa klase rin sa estudyante, di ba? Minsan nagtetext yung mga estudyante, tinatanong may assignment bang binigay si ma'am? Ganun din tayo, dapat alam natin na may assignment tayo. Then, dapat, sa reckoning, dapat itinetestimony report yung mga nare-reckon na kapatiran para malaman kung sino yung nangangailangan ng tulong o ng paalala. Tapos number four, kailangan sa class, may tinatawag tayong, pagtapos natin di ba ng gawain, may tinatawag tayong workshop. Actual na ginagawa natin sa loob ng class. Na, halimbawa, may self-grouping, may reporting yung mga bata, actual yun. Then, sa number five, minsan, pagtapos ng workshop, yung mga case-study, yung mga problema ng bawat pamilya, yun, kasama yun, yung case-study. Para may pag-aralan tayo kung ano yung mga problema. Case-study. At maging lecture. Yan yung kailangan na requirements natin. Tapos, dadagdag ko dito yung protocols. Dati may naituro yung protocol sa hukom. Hindi lang ngayon yung turo na, ito yung number one, ibibigta ko na lang ha. Number one, ang protocols natin, ang mata ay nasa harap sa nagsasalita. Kumbaga, nakatingin sa nagsasalita. Oo. Hindi, kasama na natin kasi kasama naman talaga ito sa atin eh. Tapos number two, number three protocol. Hindi, kasama, ano na yon? Another yon, protocol. Pakisulat, another yung protocol. Number one, yung mata nasa harap ng nagsasalita. Nakatingin sa nagsasalita. Number two, walang kwentuhan. Maliban, may extension na letter A, kung may emergency, pwede mag-usap kung emergency. Then, kung may kausap naman sa, pwede rin sa letter B, clarification, pwede ka mag-clarify. Kahit may nagsasalita sa harap, kung may isa clarify ka, pwede. Then, letter C, pag nag-uusap, kapag halimbawa, nasa upuan kayo, may pag-uusapan kayo, hanggat maaari, maisip lang. Hindi aabot ng ilang minuto. Dapat, yung importante lang. Yun yung letter C. Oo. Tapos, kung mahaba raw yung pag-uusapan sa letter D yan, kung mahaba ang pag-uusapan, hindi tayo mapigilan, mas mayiging lumayo kayo para hindi ma-distort yung mga nakikinig na iba. Kailangan naka-focus talaga. Tapos, yun yung apat na protocols natin. Kailangan tandaan din natin yung kumbaga. Tapos number three. Sa number three na nung? Number three. Sa number two pala yun, letter A to B. Tapos number three, notebook discipline. Protocols yan, dapat lahat may notebook. Kasi kung walang notebook, wala tayong pagsusulatan at wala tayong pag-take notes. Kasi mahalaga ang take notes. Halimbawa, tulad ngayon, ang take notes yun nung 2009 pa. Pero dahil may notebook ako, may mauulit akong ituro. Kasi kung sa isip lang yon, hindi natin kayang ulitin ng ulitin kung nasa isip lang. Maganda talaga may nag-take note tayo. Ano, tapos, sabi mo na rin purpose ng take note. Ang purpose ng take note, para kung magre-lecture tayo, meron tayong gagamitin na pang-lecture din natin. At talibang mga ibang kapatiran, wala pang alam sa hukom, meron tayong i-share. Yun yung purpose ng take note. Meron pa isa, mas mahalaga. Ano yung mas mahalaga? Mas mahalaga, i-share mo. Hindi hindi mawawala yung message. Bakit? Tanong ko yan, ma'am, ya. Number four. Number four.
sabi dito, exercise review on the spot and recitation. Tulad mo. Review on the spot and recitation. Yun yung loob ng hukom. Sa hukom ano to ah? Okay na, pwede akong kumalon, hindi ko nang kakalong context. Sa hukom kategory to, ngayon papasok tayo sa ano, sa... Pasok tayo sa PTA. PTA. Sa PTA, sabi dito, dapat daw tuloy-tuloy ang training para hindi raw mapapasok ang idle time. Sabi, yung number one yun. Number one, tuloy-tuloy training. Training. Hindi makapasok idle time. Idle time. May verse sa akin nakatulang dito eh. Doon sa idle time. Sabi dito sa Matthew 12:43. Pakibasa. At regin, pakibasa. Huwag nating pabayaan magkaroon ng bangating oras para yung apoy huwag mawala. Sabi dito sa Levitico 6:12-13. Yan. Pakibasa yung Levitico. Sir, ano? 6:12. At ang apoy sa isang matabana ay papanatiling nagbiningas doon. Hindi papatayin. At ang isang prote ay masusunod. Sister Regine, hindi ka maniningin. I-report. Singin mo pa. Hindi ka sinunod. Sulat mo. At aayusin nila sa isang singin mo pa. Singin mo rin ito pa siya. At susunugin sa isang prote ay masusunod. Ang taba ng mga hantos tungkol sa kapayapaan. Okay. Yun yung ibig sabihin sa 12 and 13. Kailangan panatiliin natin yung apoy sa tambana. Huwag natin pabayaan mawala ng apoy yun. Parang katulad yun sa mga anak natin. Sabi nga din sa turo na habang tumainit yung mga anak natin, samantalay natin mga magulang na gamitin natin sila sa ministry. Kasi kapag yan, tinabayaan natin yung init nila, baka pagdating ng araw, lumamit sila, mahirapan na natin patunurin sila. Kaya hanggat mainit sila, samantalay na natin pagawan sila sa ministry sa Panginoon. Kasi gagawin, yung init nila, magagamit nila to sa gawain sa Panginoon. Kaya sabi nga, huwag natin pabayaan mawala ang apoy. Sabi dito sa Levitico, kaya ganun din tayo mga magulang. Huwag nating hayaan ng mga anak natin mawalan ng init sa gawain. Kailangan panatiliin natin yung init nila sa gawain. Yung sa Levitico. Then sa number 3, sabi dito, yung defensive, kailangan maging offensive. Huwag na tayong bumalik sa defensive. Sinasabi sa Luke 9:62. Astrogen. Luke 9:62. Ang pagsingil, tinitignan mo. Yung pag, pinapakita sa iyo kung pag-under ng ballpen. Ayos lahat, tamad din. Magpakahawak sa araro at lumilingon sa likod ay sarapat dapat sa kaharian ng Diyos. Yun, sabi dito, di ba? Yung mahawak ng araro, hindi dapat lumilingon sa likod. Dapat
kumbaga, sa harap. Yun yung ibig sabihin ng defensive. From defensive, di ba? Sabi nga, misal, bumbisa tayo defensive na malala na yung mga anak natin bago tayo lumapit. Ngayon, pag tayo lumapit from defensive, hanggang makapating tayo sa offensive na may pinapagawa na tayo sa mga anak natin, huwag na natin hayaan pang mag-relax at bumalik tayo sa defensive. Kailangan i-continue natin yung offensive na ginagawa natin para sa mga anak natin. Yun yung magandang gawin natin para sa pamilya natin. Sa dito, kailangan kapag tayo nasa hukom, kailangan may upline and downline tayo. Meron pang tayong sideline. Side, magkabilang side, pwede rin. Anong tawag yan? Side. Network. Recon Network. Meron tayong Recon Network, sabi dito, sa 1 Thessalonians 5:12. Number 4 yun ah. 1 Thessalonians 5:12. Dapat pinanda may Recon Network tayo. Pakibasa, Sir Jaya, Jana. Five to 12. Tingilin mo kung nasaan, tapos abante yung ball pen. Yeah, sabi ko sa 512, dapat po at ipinamamalit lang sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang mga nangapapagal sa inyo at nangamumunong sa inyo sa Panginoon at nangapapakalala sa inyo. Kumbaga na sabi dito, kailangan nating magkaroon ng pagpapalalahanan sa bawat isa. Kailangan natin may karekon. Sabi dito, kung wala daw tayong network, kinakailangan daw tayo mismo maghanap ng ka-network. Tayo maghanap. Huwag natin kaya na wala tayong ka-network. Kaya mahalaga yung may ka-network tayo sa reckoning, sa pagpapaalala, panakasan. Yun. Tapos sabi dito sa number 5, sa Ephesians 2:26, pag nagawa daw natin yung mga bagay na to, sabi, magkakaroon tayo ng kapamahalaan sa langit. At iba sa yung Ephesians 2:26. Salita tingin. Kailangan makarating tayo sa ganon.
doon sa March 714 pabigat. Para makapasok tayo kahit makikatanggaan. At kaya mga magulang, yung pamagat na itong sinuro idle time ha, yung mga idle time ng mga anak natin, at yung mga dapat gawin ng anak natin, para huwag mabakanti yung oras nila, dapat may mga ginagawa tayong mga magulang. Tayo yung magiging, sabi nga ni Brother Mercuro, Brother Lito Ramirez noong Biyernes, kung ano ang sinuro ng magulang, yun ang gagawin ng anak. Kaya talagang dapat, ituro natin yung tama sa anak natin, para yun ang gawin ng anak natin, yung tama rin ang dapat gawin, lalo sa Panginoon. Yan. Salamat.